na si Nurse Karen. Nurse Karen. Doc Annalyn. Zoe. Kamusta na si Doc Carlos? I heard he suffered from tension pneumothorax after falling. Okay naman na siya. Kaya nga lang, mentally unstable talaga siya ngayon. Ang dami niya rin kasi pinagdadaanan eh. Kaya hindi niya na kinaya. I mean, magaling siyang doktor pero tao lang naman din siya. Ganyang-ganyan mag-isip yung mga mahihinang nilalang. Sa bagay, may mga doktor ding immoral. Yung iba, nandun sa cubicle ng CR. Nakikipag-make out. Sino? Sino yan? Excuse me? Nakakahiya, no? Doktor pa man ding naito rin. Ang landi. Zoe! Zoe! Anong ginawa mo? Wala naman ako sinabing pangalan, ha? Bakit guilty siya? Tama naman ang desisyon mo, Lynette. Kailangan maging honest ka rin kay Harry. Hindi mo na asawa si Carlos. In fact, never mo naman naging asawa si Carlos. Dahil invalid yung kasal niyo. Dahil meron siyang existing kasal na valid. Eh, kahit naman na hindi valid yung kasal namin ni Carlos, syempre, tinuring ko pa rin anak si Harry. Naintindihan ko naman, pero iba na yung sitwasyon ngayon. Pwede mo sana siya pagbigyan kung yung request ay para sa kanya. Pero hindi para sa daddy niya. Ang hirap lang kasing tanggihan ni Harry eh. Masakit para sa akin na mabigo siya. Siguro mas mabuti kung makita ka ni Harry na busy ka. Para hindi kanya kulitin. Siguro nga. Dapat talaga meron akong pinagkakaabalahan eh. Ganito na lang. Samahan mo kaya ako bukas. Bibili tayo ng furniture para sa clinic ko. Ikaw pipili ah. Ako? Sigurado ka? Oo naman. Sige. Kasi alam mo, pangarap ko din maging isang interior designer. Then you're hired. Starting tomorrow. Sure ka na, ha? Ano bang problema mo kay Zoe? Sabi mo kay Zoe, malandi siya. Kaya pala ayaw niya makipag-date sa akin. Kasi may kinikita siyang ibang lalaki. And I'm sure, yun yung lalaki nakita kong kasama niya sa cubicle ng CR. Sabi. Dok, hindi magagawa ng kapatid ko yun. Dok, kitang-kita ko. Baka na din. Hindi naman ako nagugulat eh sa mga ginagawa ni Zoe. You know, she just lost her mom. Maybe she's seeking attention. Ito atin-atin lang to, ha? Alam niyo ba na hinukay ni Zoe yung libingan ng mommy niya just to prove that her mom is still alive? Totoo ba yan? Oo, Dok. Kasi naniniwala siyang buhay pa yung mommy niya. Alam niyo nga, sa totoo lang ha, aawa na ako kay Zoe eh.